Kakofi, welcome back sa aming channel. Nagkakainitan po ngayon ang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez at ang dati pong Presidential Spokesperson na si Harry Roque. Attorney Harry Roque, kung inyong matatandaan during the campaign, magkasama po ito sa ilalim ng unit team. Pero ngayon, Kakofi, medyo nagkakalabo-labo na, Kakofi. At ang common denominator dito ay si First Lady Liza Araneta Marcos. Kakofi, kasi kung inyong napanood, nagkaroon po ng vlog itong si Attorney Harry Roque at ipinagtatanggol niya si First Lady Liza Marcos laban dito sa mga makabik. Ganyan yung kanyang termino dito. Yung mga supporters daw po ni Attorney Vic Rodriguez, si ayaw pong tantanan itong si First Lady. At kanina, nabasa natin ka, Kofi, bumibwelta po itong si Attorney Vic Rodriguez at pinangalanan niya na mismo dito si Harry Roque. At mayroong mga revelation dito ka, Kofi, na uugnay na rin po dito si Montulfo. Meron po itong mga binitiwan na tawag dito ka Kofi, mga revelation, no? At idinadawit nila dito ang kapatid ni First Lady sa dahilan daw po para tumaas yung presyo ng sibuyas. Pinangalanan po nila itong kapatid ni First Lady na allegedly may kaugnayan daw po dito sa mga problema na ito. Dito muna tayo sa naging post ni Attorney Vic Rodriguez, ha? Noong nakita natin ito 1 hour ago, kung nyo makikita dyan sa ating screenshot, no? Matapos itong ilabas ni Attorney Harry Roque yung kanyang vlog, no, na ipinagtatanggol si First Lady. Mr. Spokes, quote and quote, Harry Roque, tinag niya pa mismo si Harry Roque. At sa mga nag-aasang ma-appoint, will you call out Mr. Montulfo as well for his revelation and for just doing his job? Uy, patama ito, Attorney Vic Rodriguez. At sa ating intindi dito, mukhang pinaparinggan niya dito si Harry Roque. Actually, hindi pinaparinggan, pinapangalanan na gustong ma-appoint sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Siguro, isa ito sa mga hinihintay eh. Dahil may mga one-year ban tayo, di ba? Yung mga natalo, yung mga tumakbo po sa nakalipas na election, di ba? Bawal silang maitalaga sa pwesto. At ngayon, malapit na po matapos itong one-year appointment ban, baka gusto raw ni Harry Roque. O sa ating understanding ito, Kakofi, ha? Isa sa mga gustong ma-appoint itong si Harry Roque. At hinel ni Kakofi, nito ni Attorney Vic, yung isang post mula dito sa Facebook page na From Where I Sit by Ramon Tulfo. At mayroong mga revelation dito si Ramon Tulfo. Yeah, basahin natin. Anong sinasabi dito ni Ramon Tulfo, no? As shared by Attorney Vic Rodriguez, I was friends with First Lady Liza Marcos even before BBM got elected as the country's number one leader. Sa puntong ito, Kakofi, ini-establish lang ni Montulfo, no, na close sila o magkaibigan sila ni First Lady Liza Marcos. In fact, Liza gave me a space in her law office to do my job as special envoy to China during the Duterte administration. Yes, totoo ito, Kakofi, na talaga nga ito bilang envoy, no? I was so close to her, she invited me to the BBM's presidential inauguration and party in Malacañang. Yan, mga pagbubulgar ito ni Montulfo. Itong mga events na ito, yes, nangyari po yan. We have since parted ways. The reason was my text message to her, which you will read below. Uy, naglalabasan dito ng mga text messages, ha? My love for my country and my job as a journalist made me send that message to her. Ito, Kakofi. The following was that message that got me into trouble with her. Yung dahilan daw po para masira yung kanilang magandang relasyon, no, o pagkakaibigan ni First Lady Liza Marcos. I-quote natin siya dito. Ma'am, please don't get mad at me. I'm just trying to help the BBM administration. Please check rumors that your brother Martin is involved in the smuggling in the PFs. Check before other reporters get hold of the rumors and have a field day. I've checked and it seems the rumors have basis. Why don't you have Ariel Nepomuceno take over if you want a clean Bureau of Customs? End of the text message. Ano sa tingin ninyo, Kakofi, yung mensahe dito ni Montulfo?
Sa akin na honest opinion ko dito ka Coffee, sa kanyang unang statement sa mga first lines niya, yes, acceptable ka Coffee na kasi nagsasabi lang naman ito, i-check lang naman, oh, hindi pa naman ito nagbibintang. There are allegations, there are rumors, at ang kanyang suggestion dito ay tingnan ang kanyang kapatid, no, o suriin o mag-imbestiga patungkol dito sa issue na ito. Pero sa latter part ng kanyang message, nagsasuggest ito, nagre-recommend ito ng mga tao. So medyo magiging questionable din yung ating intention, no? Bakit natin ito sinasabi, and then at the end of the day, you will suggest another person to take charge of a certain office. So medyo doon nagkaka-problema, no? Okay lang, nagsuggest ka, o hindi naman ito paninira, no? Pero nagsasabi ka na ito yung problema at ito yung iyong gawin, no? At may tao ka nang nire-recommenda. Siguro isa ito sa mga, as mentioned by Montulfo, no? Isa ito sa mga naging dahilan kung bakit nasira yung kanilang friendship dito ni First Lady Liza Marcos. Kayo, Kakopi, ano sa palagay ninyo? Anong inyong masasabi dyan? I-share niyo ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Si Harry Roque, sa kanyang video, no, medyo mahaba kasi yung kanyang video, 17 minutes, pero pinapakinggan natin, Kakopi. Ang main point dito ni Harry Roque, kapag nagtitiwala pa sa iyo ang presidente bilang miyembro ng kanyang gabinete, no, sa case ni dating executive secretary, nadyadyaan siya bilang executive secretary at sinasabi niya nga siya yung pinaka-boss ng mga cabinet secretaries, no, itong ES, kasi alter ego ng presidente. Malakas ang kanyang kapangyarihan bilang cabinet secretary. At ang sinasabi ni Harry Roque, kung nagtitiwala sa iyo ang presidente, i-enjoy mo pa rin yan at hindi ka tinatanggal. Pero the fact na tinanggal ka sa pwesto, hindi na nagtitiwala sa iyo ang presidente. Yan yung kapaliwanag dito ni Harry Roque na naging dahilan niya po para bumelta itong si Attorney Vic Rodriguez. At sa mga pumupuna naman dito kay First Lady Liza Marcos, no, na parang bakit ito nangyayalam? Kasi ang issue dito yung nag-video pa raw si First Lady at sinasabi niya na dinadawit siya dito sa mga appointment. Ang sinasabi niya naman ni First Lady, no, na wala siyang involvement dyan. At kapag nalaman niya na ginagamit niya yung kanyang pangalan, ibubulong daw siya kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag ka talagang i-appoint. At nakwento rin po dito ni Harry Roque na isa sa pinag-ugatan dito ay yung issue dyan sa PPA. Ito kay Pastrana. No? Yan yung naging pagsisimula nitong mga kaguluhan na ito, Kakofi, at nagpatong-patong na nga itong problema na ito. Nakalulungkot isipin, Kakofi, na during the campaign, bago po ang eleksyon, magkakakampi po itong mga ito, no? At ngayon, tila nagkakalabasan na po ng, baho ba ito, Kakofi? O ng totoong kulay ba ang naglalabasan dito? Nakalulungkot at nakaka-apekto din ito sa administrasyon natin. At tayo, consistent naman tayo, Kakofi, supportado natin si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang ating paninindigan dyan, kapag bumagsak ang administrasyon, i-apektado tayo mga simpleng manggagawa, simpleng o ordinaryong mga Pilipino. Just why we have to support the president. Kung ano po yung, kung sino ang itinalaga ng ating presidente sa isang posisyon, tiwala tayo dyan na dumaan yan sa vetting process at pinagkakatiwalaan yan ng ating presidente. And we have to respect that decision of the president. No? Yan po ang ating pagtanaw dito sa usapin na ito. Ikaw, ano ang iyong masasabi dito? Ano ang iyong opinion? I-share mo naman dyan sa ating comment section nang mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Alright, ako'y magpapaalam muna sa inyo, Kakofi. Maraming salamat sa pagsama sa akin, ha, sa episode natin ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. At kung ikaw ay nasa Facebook at hindi ka pa nakafollow, i-follow nyo na po ang Kakofi. Yan sa Facebook, madali lang, click nyo lang po yung follow para tayo dumami dito sa Facebook. Maraming salamat sa pagsama sa akin at ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng mundo. Paalam po sa inyo. Bye-bye.